Ecclesiastes chapter 48. Nang magkagayoy, tumindig si Elias na propeta na parang apoy. At ang kanyang salita ay nagniningas na parang lampara. Nagdala siya ng matinding tagutom sa kanila. Sa pamamagitan ng kanyang sigasig ay binawasan niya ang bilang nila. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay kanyang isinara ang langit at tatlong beses ding nagpababa ng apoy. O Elias, gaano ka pinarangalan sa iyong kamangha-manghang mga gawa? At sino ang maaring magwalhati tulad mo na nagbangon ng isang patay na tao mula sa kamatayan at ang kanyang kaluluwa mula sa kinaroroonan ng mga patay sa pamamagitan ng salita ng kataas-taasan na siyang nagdala ng mga hari sa pagkawasak at sa mga marangal na tao mula sa kanilang higaan na nakarinig ng saway ng Panginoon sa Sinai at sa Horeb ang kahatulan ng paghihiganti, na siyang naghirang ng mga hari upang maghiganti at mga propeta upang humalili pagkatapos niya, na dinala sa isang ipo-ipo ng apoy at sa isang karo ng maapoy na kabayo, na siyang itinalaga para sa mga pagsaway sa kanilang mga panahon upang patahimikin ang puot ng kahatulan ng Panginoon bago ito pumutok sa puot, at upang ibalik ang puso ng ama sa anak at ibalik ang mga tribo ni Jacob. Mapalad sila na nakakita sa iyo at natulog sa pag-ibig, sapagkat tayo ay tiyak na mabubuhay. Si Elias nga na tinakpan ng isang ipo-ipo, at si Eliseo ay napuspos ng kanyang espiritu. Habang siya ay nabubuhay, siya ay hindi nakilos sa harapan ng sinumang prinsipe, ni sinumang makapagpapasuko sa kanya. Walang salita ang makakatalo sa kanya, at pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang katawan ay nagpropesiya. Gumawa siya ng mga kababalaghan sa kanyang buhay. Sa kanyang kamatayan ay kagilagilalas ang kanyang mga gawa. Sa lahat ng ito, ang mga tao ay hindi nagsisi o himawalay man sa kanilang mga kasalanan, hanggang sa sila ay nasamsam at naalis sa kanilang lupain at nangalat sa buong mundo. Gayun may naiwan na maliit na bayan at isang pinuno sa sangbahayan ni David, na sa kanya'y ginawa ng ilan ang kalugod-lugod sa Diyos, at ang ilan ay nagparami ng mga kasalanan. Pinatibay ni Hezekiah ang kanyang bayan at nagpapasok ng tubig sa gitna niyaon. Kanyang hinukay ng bakal ang matigas na bato, gumawa ng mga balon para sa tubig. Sa kanyang kapanahunan ay umahon si Sennacherib at sinugo si Rabshakeh, at itinaas ang kanyang kamay laban sa Sayon at naghambog na may kapalaluan. Na magkagayoy, nanginig ang kanilang mga puso at mga kamay, at sila'y nagdurusa gaya ng mga babae sa pagdaramdam. Ngunit sila'y tumawag sa Panginoon na mahabagin, at iniunat ang kanilang mga kamay sa kanya. At pagdakay dininig sila ng banal mula sa langit, at iniligtas sila sa pamamagitan ng ministeryo ni Esay. Sinaktan niya ang hukbo ng mga Asirya, at nilipol sila ng kanyang anghel, sapagkat ginawa ni Hezekiah ang bagay na nakalulugod sa Panginoon at naging malakas sa mga lakad ni David na kanyang ama, gaya ng inuuto sa kanya ni Esay na propeta, na dakila at tapat sa kanyang pangitain. Sa kanyang kapanahunan, ang araw ay napaatras at kanyang pinahaba ang buhay ng hari. Nakita niya sa pamamagitan ng isang napakahusay na espiritu kung ano ang mangyayari sa wakas, at inaliw niya ang mga nagdadalamhati sa Sayon. Ipinakita niya kung ano ang mangyayari magpakailanman, at ang mga lihim na bagay kailanman ay dumating.